Okay, salamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Hapon na pala. Okay. So, sa mga nanay, atin po silang binabati ng isang mapagpalang hapon. Happy Mother's Day. At kayo po yung aming pong general sa buhay. Purihin ang Diyos, mapagpalang sa lahat. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Hallelujah. So, magang ito, ating pong pag-uusapan ay lumakad sa tamang daan. Buti nilang ay inilakalagay ang dating daan. O ang tanging doon. So, purihin ang Diyos sa lahat sapagkat mayroon tayong mga kapatid na sa araw na ito ay ating po silang nakasama. Purihin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid, Mr. Mila. Salamat sa Diyos, nakasama ka namin sa magang ito. At sa lahat na mga kapatid na ngayon ay kasama natin sa live streaming nito sa ating pong pag-aaral ay isang magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid ko. Sana po magpatuloy po tayo sa ating gawain sa hapong ito at hanggang sa matapos ay magsama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at maglingkod sa kanyang pangalan. Buksan natin mga kapatid ang ating pong aklat sa aklat po ng Hebrew chapter 12 verse 1 hanggang verse 3, ganito po ang nasusulat. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin at buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya. Dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan at trono ng Diyos. Isipin ninyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Ito pang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Mga kapatid, yuko muna natin ang ating mga ulo at tayo manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos, meron sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na nagpapasalamat sa pagkatunay o Diyos na napakabuti mo po sa amin. Sa kabila ng lahat, ang araw na ito ay para po sa iyo. Ang aming pong gagawin, Panginoon, ay pari paglingkod po sa iyo. Pero, Panginoong Diyos, binibigyan mo rin po kami, Panginoon, ng pagkakataon upang sa ganun, Panginoon, ay muling makatanggap ng mga biyaya na nagmumula po sa iyo. Unawa mula pa sa masalita mo. Ang dalangin po namin, O Diyos, sa lahat, sana po patuloy mong suguin sa amin ang iyong Santong Espiritu at nawa, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan. Mga hindi karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Sana linisin mo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming pong isipan upang sa umagang ito, O Diyos, meron sa lahat, kami po'y karapat-dapat na tumanggap ng mga biyayo at makapaglingkod po sa iyo at makapagpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Muli, O Diyos, itago muna, O Panginoon, muli ang lingkod sa iyong likod, ikaw na muli ang kanilang makita. At ang karulungan muna, O Diyos, meron sa lahat, ang patuloy, Panginoon, na makilala sa araw na ito. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Panginoong Hesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Paano maging matatag na manatili sa daan ng pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, ito po isang napakahalagang katunungan dapat sana na magkaisa tayo ng isang layunin at isipan para alamin kung paano maging matatag sa paglilingkod sa Diyos sa paransulat. Alam niyo mga kapatid, hindi po sapat yung matatag tayo sa pananampalataya. Dapat, habang tayo ay naging matatag sa pananampalataya, kaalansabay nito yung makapanatili tayo na lagi sa daan ng ating pong pananampalataya. At salamat sa Diyos sapagkat may mga lingkod ng Panginoon na ngayon ay siyang nagbigay sa atin ng halimbawa. Sila ang nagpakita sa atin ng magagandang halimbawa upang sa ganun sila yung mga pagkukuhanan natin ng aral upang sa ganun kung paano sila nakapanatili na naging matatag sa kanilang pananampalataya, kuhanan natin ang mga halimbawang pinakita nila sa atin.
Kaya nga po mga kapatid, sa umagang ito, ang tema pong ating pag-uusapan ay paano maging matatag na manatili sa daan ng pananampalataya. No? Paano pa maging matatag? Na habang sa tayo ay matatag sa pananampalataya, nandun tayo lagi, nananatili sa daan na kung saan tayo pinararaan ng Panginoon sa ating pananampalataya. Una po mga kapatid, ang ating pong nakita ay matuto tayo sa mga unang manggagawa. No? Sabi po sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kung tignan po natin pala mga kapatid, upang tayo makapanatiling matatag sa daan ng pananampalataya, kuhanan natin ng halimbawa o matuto tayo sa mga taong nanatili sa pananampalataya. Katulad po ng sinabi sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Ibig sabihin pala mga kapatid, hindi po kulang ang ating pong pagkukuhanan ng mga halimbawa upang sa ganun tayo makapanatili din katulad nila, no, sa daan ng pananampalataya. Kaya mapalad tayo mga kapatid sapagkat marami tayong mga saksi, marami tayong mga taong instrumento upang sa ganun, habang tayo naglilingkod sa Diyos sa lahat, natututo tayo sa kanilang mga buhay kung paano sila nakapanatili sa paglilingkod sa Diyos sa lahat. Amin po ba? Kung titignan mo ang katabi mo, ay pwede kang kumuha sa kanya ng halimbawa. Pwede kang kumuha ng mga pamamaraan upang sa ganoon, ikaw din ay makapanatiling katulad niya. No? Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po ang pwede natin pagkuhanan ng mga aral ay yung mga taong, kung tignan po natin, mabubuti ang kanilang mga ginagawa. Pati yung mga taong, kung tignan po natin, minsan nasasadlak sa pagkakamali, nasasadlak sa pagkakasala, ay pwede natin silang pagkuhanan ng mga aral kung paano, kung, upang sa ganoon mga kapatid, hindi po tayo bibitaw, no? Ulilihis sa daan na kung saan tayo dapat manatili sa ating pananampalataya. Ayun po ba? Ano po, paano ba natin sila pagkukuhan? Paano tayo makakuha ng halimbawa? O paano tayo makakuha ng aral sa mga taong nasa paligid natin na pwedeng magbigay sa atin ng magandang halimbawa upang tayo makapanatili sa paglilingkod sa Diyos sa lahat? Una po, pag-aralan natin kung paano sila nakapanatili sa kanilang pananampalataya. Katulad sinabi sa verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyari kahit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya, at sa pananampalataya niya, hinatulan ang tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ayon dun sa aking pagkaunawa, alam niyo po, si Noe, nung unang nagpahayag ang Diyos sa kanya, nung nakita niya sa chapter 6 ng Genesis na ang kasamaan ng tao ay sobra na, alam niyo po, ang nag-iedad po si Noe ng 500 taon. No? At alam niyo po mga kapatid, nung dumating po ang baha, ang ikwento po ng kasulatan ay nag-iedad na po ng 600 years si Noe. At alam niyo po, ang baha ay naganap siya sa loob ng 40 days and 40 nights. Ibig sabihin pala mga kapatid, kung tignan po natin, ang sinabi ng Diyos kay Noe na magpapadagsa siya ng baha sa loob ng 40 days and 40 nights, ang paghihintay ni Noe upang maganap yung sinabi ng Diyos sa kanya ay halos umabot po yan ng 100 taon. Pero kung tignan po natin mga kapatid, si Noe hindi po nanghina. Kailanman hindi po nagduda si Noe sa sinabi ng Diyos na magpaparating siya ng baha upang lilipol sa lahat ng taong masasama. Sa kabilang ng lahat, ang dami pong persecution na nangyari po sa buhay ni Noe habang siya po ay gumagawa ng daong sa ibabaw po ng bundok, ay hindi po natinag ang pananampalataya ni Noe sa sinabi ng Diyos na magpaparating siya ng isang tubig na lilipol sa lahat ng taong masasama. Kaya sabi niya sa verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay nangyari kahit hindi pa niya nakikita. Alam niyo mga kapatid,
Madali pong maghintay at madaling maniwala kung isang linggo pa lang, isang buwang pa lang, pwede ka pang maghintay. Tama ba? Pero pag umabot na ng 50 years, wala pa yung sinabi sa iyo. Umabot na ng 60 years, umabot na po ng 70 years, 75 years, at hindi pa nangyari yung sinabi sa iyo, no? Dito na po natin nakikita kung gaano ka maniniwala at kung paano panghawakan yung sinabi ng Diyos sa iyo na kanyang papangyarihin. Pero palibasay ni Noe, iba po yung pagdinig ni Noe. Iba po yung kanyang listening ability. Iba po yung kung paano niya pinanghawakan yung sinabi ng Diyos sa buhay niya. Na dito tayo pwedeng kumuha ng alimbawa, mga kapatid, no? Na kahit yung mga pangako ng Diyos ay hindi pa nangyayari sa buhay natin, pwede natin pagkuhanan ng halimbawa ang mga taong katulad ni Noe sa buhay nila kung paano sila nagtiyaga, naging patatag sa pananampalataya sa paghihintay sa mga pangako ng Diyos. Eh po ba? Sabi niyo, kaya gumawa siya ng isang barko para maligtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. Alam ko mga kapatid, marahil marami tayong mga hiningi sa Diyos, marami tayong ipinipetisyon sa Panginoon na kung tingnan mo natin, hanggang ngayon ay naghihintay tayo na pwedeng pampangyarihin ng Diyos yung ating mga kahilingan. Pero katulad sana ni Noe, no? Ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat alam natin ang Diyos ibibigay niya ang ating mga kahilingan sa tamang panahon, sa tamang oras, at sa tamang pagkakataon. Amen po ba? Hallelujah. So, kung tingnan po natin mga kapatid, katulad po ng testemo ng ating kapatid kanina, no? Naniniwala siya na ang Diyos ay kikikilos sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatrabaho. At alam ko mga kapatid na tayo naman ay mayroon tayong mga inasahan at tayo na ng palataya, na mayroon tayong mga pangarap na hanggang ngayon aniniwala tayo at hindi tayo bibitaw hanggang ang mga pangarap natin na hindi mangyayari sa buhay po natin. Lalong-lalo na sana sa ating pananampalataya, mangarap tayo sa ating pananampalataya na manatili tayo, na maging patatag at laging nandun sa daan na kung saan tayo pinadadaan ng Diyos sa ating pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. At di lamang yung mga kapatid, hindi lamang sa buhay ni Noe, pwede natin pagkuhanan ng aral kung paano sila makapanatili sa kanilang pananampalataya. Maging si Abraham, pag binasa po natin sa verse chapter 11, verse 8 hanggang 12, sabi dito, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na pinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos kahit nasa tulda lang siya tumira ng parang isang dayuhan. Tumira din sa tulda ng anak niya na si Isaac at apong si Jacob na mga tapagmana rin ng pangako ng Diyos sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon ng Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Alam niyo po mga kapatid, nung tinawag po ng Diyos si Abraham sa lupain po ng Or, siya po, kung tignan mo natin, napakarami pong kayamanan. Si Abraham, hindi po siya mahirap sa kanyang lugar na kanyang kinilalagyan. Pero sinabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka, pumunta ka sa Kanaan. Nasabi nga dito, si Abraham hindi niya alam yung lugar na ipinangako sa kanya ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, umalis siya. No? At pumunta siya sa lugar na kung saan pinapapunta ng Diyos sa pagkaraan sa lahat. No? Ang buhay, katulad sinabi ko kanina sa Abraham, hindi po siya mahirap. No? Pero dahil sa utos ng Diyos sa kanya, iniwan niya ang kanyang lugar at pumunta siya sa lugar na kung saan siya pinapapunta ng Diyos para sa lahat. No? Pero ang lahat ng ito ay nakayanan po nila. Lahat ng ito ay nagawa nila. Nananatili silang matatag sa kanilang pananalataya at patuloy na dinadaanan nila kung saan sila pinadadaan ng Diyos para sa lahat. No? At isa po mga kapatid, pwede natin kuhanin sa kanila na binigay nila sa ating halimbawa yung kanilang listening, yung kanilang pakikinig sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. At yung kanilang pinapakinggan, itinatago nila sa kanilang mga puso at linalakipan ng matibay ng pananampalataya na kahit anuman ang kanilang nararanasan habang sila'y naghihintay at pupunta doon sa lugar na pinadadaan ng Panginoon, ang lahat ng ito ay kanilang binabata sapagkat alam nila na ang iniutos ng Diyos, makakarating po sila. Ayun po ba? At naniniwala ko mga kapatid, no? Marata, sabi nga ng sulatan, marami yung mga saksi, marami yung mga naglilingkod sa Diyos sa paraan sulat,
na pwede nang pagkuhanan ng halimbawa. No? Pwede natin pagkuhanan ng halimbawa ang mga pastor po natin, ang mga Kristiyano, sa paligid po natin na kung paano sila po ay nanatiling matibay. Sila ay nagsasakripisyo upang sa ganoon ay ipaglingkod ang kanilang buhay sa Diyos para sa lahat. At alam niyo mga kapatid, para sa akin ito po ang isang mabisang paraan upang sa ganoon kung saan tayo pinadadaan ng sapanan sa lahat. Aralin lang natin yung buhay ng mga taong nasa paligid po natin, hindi sila ang naging saksi upang sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos sa mga parang sa lahat. Eh po ma, hindi lamang si Abraham, si Jacob, no? Andyan po ang mga lingkod ng Diyos, nandyan po si Moises, nandyan po si Elias, nandyan po si Elijah, andyan po si maging ating si Apostol Pablo, at lalo ang ating Panginoong Kristo na pwede natin pagkuhanan ng halimbawa upang sa ganoon, tayo po ay makapanatili din katulad nila, no? Sa paglilingkod sa Diyos ng pairan sa lahat. No? Hallelujah. At hindi lamang yung mga kapatid, aralin din natin, pangalawa, aralin din natin ang at pagsanayan kung paano sila naging matapat sa kanilang pananampalataya. Tignan mo sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. No? Aralin din natin, pangalawa, para aralin din natin at pagsanayan kung paano sila naging matapat sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin pala mga kapatid, upang tayo makapanatili sa daan na kung saan tayo pinadadaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi lamang po natin pag-aralan yung buhay po nila at pagkuhanan sila ng halimbawa, kundi aralin din natin at pagsanayan kung ano yung mga natututunan natin sa buhay ng mga taong naglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama ba? Alam niyo po mga kapatid, minsan tuwang-tuwa tayo kapag nakakarinig tayo ng mga testimony sapagkat sila pinagpapala ng Diyos. Pero minsan sikapin din po natin mga kapatid, i-desire din po natin na minsan tayo rin yung tatayo sa harapan upang magpatotoo na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Tama ba? No? Maraming mga taong sapat nang pumapalakpak, sapat nang ngumingiti kapag ka may mga taong nagtitestimony kung paano ang Diyos kumilos sa kanilang mga buhay. Pero minsan, katulad sinabi ko, sana i-desire din po natin na minsan tayo rin yung tumayo, no? Upang ipakilala natin na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. At tayo ang kukuhanan ng halimbawa yung mga taong nasa paligid po natin. Kung sila po ay nanghihina sa pananampalataya, tayo po yung kanilang pagkukuhanan ng halimbawa upang sila din naman, katulad natin, ay makapanatili na maglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah. Ano pa ang ginawa nila? Sabi ng kasulatan sa verse 2, itoon natin ating Panginoong Hesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa wakas. Alam niyo po mga kapatid, ang ginawa po pa nila ay laging ang kanilang mata ay nakapix, laging nakatuon sa ating Panginoong Kristo. No? Hindi po sila tumitingin sa mga nasa paligid nila, kundi ang ginagawa po nila ay lagi nilang ipinupukos ang kanilang mata, no? Sa ating Panginoong Kristo. Kaya naman, nakapanatili silang matatag, no? Sa paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah. Ano pa yung ginawa nila? No? Tignan po natin mga kapatid, kung aaralin natin at pagsasanayan kung ano, kung paano sila naging matapat sa kanilang pananampalataya, ano po ang ginawa nila? Una po, tignan po natin sa verse 1. Napapalagiran tayo ng maraming tao na nagpatutungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kung tignan po natin mga kapatid, ang mga taong ito, ang ginawa po nila pala na dapat din nating aralin at pagsanayan ang kanilang focus, ang kanilang layunin sa kanilang paglilingkod ay laging maparangalan ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Kung titignan po natin mga kapatid, upang pala maging matagumpay tayo sa ating paglilingkod sa different salat, katulad din po nila, ang ginawa po kasi nila sa kanilang paglilingkod, walang ibang pinag-aalayan ng kanilang paglilingkod, kundi ang parangalan ng Diyos sa lahat ng kanilang mga gawa. Kasi nga mga kapatid, ito po yung susi upang tayo laging manatili, matatag sa paglilingkod sa Diyos sa lahat. Walang ibang layunin po natin, kundi bigyan na karangalan ang Diyos sa buhay natin sa lahat ng ating mga gawa. Amen? Kasi habang ang puso mo, ang layunin ay parangalan ng Diyos, hindi ka pabayaan ng Diyos sa iyong mga layunin ito. Nakatulad
ng ginawa po nila, katulad po ng ginawa ni Noe, katulad po ng ginawa ni Abraham, ang puso po nila, ang laman ng puso po nila, na yun po ang dapat nating aralin at pagsanayan, sapagkat ang layunin po nila ay laging pararangalan ang Diyos sa kanilang mga buhay at mga gawa. At hindi lamang yung mga kapatid, ang ginawa po nila, sa verse 2, ituon natin ang Panginoon natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. So kung tignan po natin mga kapatid, ano pa po yung dapat nating aralin at pagsanayan kung paano sila naging matapat sa kanilang pananampalataya? Una, ang ginawa po nila ay pinaparangalan nila ang Diyos sa lahat ng kanilang mga gawa. At pangalawa, sa Panginoong lagi nakatuon ang kanilang mga mata. No? Kaya mga kapatid, kung sila ay lagi ay nakapanatili sa paglilingkod sa Diyos sa lahat, sapagkat ang ginawa nila, pinaparangalan ang Diyos sa buhay po nila, sa kanilang ganun mga gawa, at pangalawa po, wala po silang ibang tinitignan kundi ang ating Panginoong Kristo. No? Na yon ang naging sandigan ng kanilang pananampalataya. Hallelujah. At yun po tayo dinadala, dun po tayo inaakay ng talatang ito. No? Upang tayo makapanatili na maging matatag sa daan ng pananampalataya na katulad po ng mga lingkod ng Diyos na nauna po sa atin, tularan din po natin sila na laging ang ating mga mata ay nakatuon sa ating Panginoong Kristo at ating Panginoong Kristo ay magiging sandigan ng ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Paano maging matatag na manatili sa daan ng pananampalataya? Una, pangalawa, tumuon tayo sa mga kasanayan na makatutulong sa atin. Sabi doon sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbong itinakda ng Diyos para sa atin. So kung tignan po natin mga kapatid, para maging matatag tayo at manatili sa daan ng pananampalataya, pangalawa po, tumuon po tayo sa mga kasanayan na makatutulong sa atin. Paano po yun mga kapatid? Una po, para sa ating buhay espiritual. Aralin po natin, tumuon tayo sa mga kasanayan natin, yung mga gift natin, yung mga kakayanan natin, na yun po ay makatutulong upang sa ganoon, no, matulungan tayo sa ating buhay espiritual. Sabi dito, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ano po yung makatutulong para sa ating buhay espiritual? Una, mga kapatid, magbawas sa pagkakasala. Hello, may kausap ako? Sabi doon, napapaligiran tayo ng maraming tao nagpapatutungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, kaya talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Alam niyo mga kapatid, no? Upang tayo makapanatili na maging matatag sa daan ng pananampalataya, no? Aralan natin yung mga kasanayan na makatutulong sa atin, no? At ano yun? Para sa buhay nating espiritual, una, magbawas ng pagkakasala. Tama ba mga kapatid? Sabi nga ng Roma, huwag na ninyong pagharihin ang kasalanan sa inyong katawan. May kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Alam niyo po, maliwanag po ang sinasabi po ng Isaiah 59 verse 1 hanggang 2. No? Habang palang isang tao ay hindi po nakakaalis sa kasalanan, kailanman ang Diyos hindi makakilos sa kanyang mga buhay. Tama ba? Kaya nga po, para tayo po ay, para sa buhay po nating espiritual, upang tayo makapanatiling matatag sa pananampalataya, magbawas na tayo ng ating pagkakasala. May kaso po ako? Bawasan na natin mga pagkakasalang. Sabi nga, sapagkat ang kasalanan yan, sabi ng kasulatan, ito yung pumipigil sa atin. Sa ating pong pagtakbo ay napakalaking hindrance ang kasalanan ito upang sa ating pagpatuloy sa paglilingkod sa disparan sa lahat. At yun po ang makakatulong sa atin sa buhay nating espiritual upang tayo ay makapanatiling matatag sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kasi habang tayo po ay nagkakasala, ay unti-unting nalalayo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. No? Kung babalikan po natin ng Genesis, kung bakit po napalayas
si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden dahil po sa kasalanan. Kaya nga po habang isang tao ay nagkakasala, yun po ang nagiging dahilan kaya ang Diyos ay hindi nakakilos sa kanyang buhay. Pero habang tayo ay nagbabawas ng kasalanan, unti-unti yung hadlang ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin ay unti-unti nagkakaroon siya ng kapangyarihan sa buhay po natin. Amen po ba? Hallelujah. At hindi lamang po yung mga kapatid, magbawas ng mga nakakaabala sa ating mga sa ating paglilingkod. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, kaya talikuran na natin ang kasalanan ng pupipigil sa atin at alisin anumang hadlang sa pagtakbo natin. Alam niyo mga kapatid, no? Maraming mga taong gustong maglingkod sa Diyos para sa salat, kaya lang ang dami pong mga hindrances. Eh mo ba? Maraming mga taong ang daming mga abala, no? Kaya nga hindi po sila nakapagpupukos sa paglilingkod sa Diyos para sa salat. Marami silang mga pangarap, na minsan yung mga pangarap na yon, yun po ang nagiging hadlang sa kanilang paglilingkod sa Diyos sa paraan sa lahat. No? Pag marami tayong mga pangarap, marami tayong oras na gugugulin, tama ba? Habang dinadagdagan mo ang mga pangarap mo sa buhay mo, ay dadagdagan mo rin ang oras para matupad ang mga pangarap mo. Kaya lang mahalaga mga kapatid, na minsan manalamin po tayo. Tignan natin ang mga taong naglingkod sa Diyos sa paraan sa lahat. Bakit sila? Wala ba silang mga pangarap? May mga pangarap po sila. Naniniwala ko si Noe, may pangarap siya. Naniniwala ko si Abraham, may pangarap siya. Naniniwala ko si Moises, may pangarap siya. No? Naniniwala ko si Apostol Pablo, may pangarap siya. At maging tayo ngayon ay may mga pangarap tayo. No? Hindi po masama ang mga pangarap. Kaya lang yung mga pangarap na yan, hindi po yan dapat maging hadlang sa paglilingkod natin sa Diyos sa paraan sa lahat. Upang yung oras na ibibigay natin sa ating mga pangarap ay maibibigay na natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, para tayo, para sa ating buhay spiritual, una, magbawas ng pagkakasala. Pangalawa po, magbawas ng mga nakakaabala sa ating paglilingkod. Alam niyo po, lahat ng bagay na ginagawa natin na hindi makakatulong para sa ating paglilingkod sa Diyos sa lahat, ito yung mabigat na hadlang, no, na dapat alisin natin sa ating mga buhay. Anything that does not build us up in the Lord is a weight and hindrance and should be removed from our life. No? Panahon na siguro mga kapatid ko din po natin ng mga bagay na naging hadlang sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Diyos sa lahat, magbawas na po tayo. Amen? Hallelujah. Sapagkat habang nandyan ang mga yan, habang ang mga pangarap na yan, habang mga kaabalahan na yan, nandyan po sila, sila po yung magiging hadlang, mga hindrances sa ating paglilingkod sa Diyos para sa salat upang lalo nating maabot ang mga pangarap ng Diyos para sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid ng mga Israelita, no? Katulad po, kung natatandaan po aking sinabi kong tutuloy-tuloy lang from Egypt to Canaan, ang travel time lang po nila ay 11 days kung tutuusin. Paglalakarin po nila mula Egypt hanggang Canaan, kung lalakarin nila ng tuloy-tuloy yun ay 11 days lang po nila yon matatapos na nila at makakarin na sila sa lupang Canaan. Kaya lang umabot po sila ng napakahabang panahon. No? Napakikot-ikot po sila sa ilang bago sila nakarating sa lupang pangako. Anong dahilan mga kapatid? Una, sa pagkakasala at yung mga bagay ng hindrances naging reason kung bakit hindi sila na nakarating na madali sa lupa ng Kanaan. Tama ba? At habang sa buhay po natin hindi tayo nagbabawas ng lahat ng mga bagay na yun na pwedeng makaabala sa atin sa ating paglilingkod sa Diyos sa lahat, hindi tayo makakarating, no, ng mahusay sa daan na kung saan pinalalakad ng Diyos sa ating pananampalataya. Tama ba? Hallelujah. Ano po mga kapatid? Bukod doon sa magbawas, pangalawa po, hasain natin o hasain ang ating mga kakayanan. Sharpening the saw. Sabi doon, kung tingnan po natin, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Kung may kakayanan ka, sikapin mo itong hasain.
Sapagkat kung tingin po natin, habang ang mga kasanayang ito ay hindi natin po ginagamit, hindi po natin ito magagamit ng mahusay. Ang bawat sa atin, mayroon po tayong mga talento na pwede natin gamitin sa paglilingkod sa Diyos sa lahat. Pero habang hindi natin ginagamit ang mga talenteng ito, mga gift na ito, at hindi po natin sinasanay, hindi na po natin hinahayaang tayo po ang lahat ng ito ay magamit ng mahusay, yun po ang isa rin magiging dahilan kung bakit hindi tayo makagawa ng mahusay sa paglilingkod sa Diyos Varan. So, alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao gumagamit ng lagari na mamaprol, kailangan gumamit ka ng lakas, tama ba? No? Kapag para sa ganun maputol mo ang kahoy, kapag maprol ang lagari mo, kailangan gumamit ka ng lakas. At habang gumagamit ka ng lakas, no? Kung tignan po natin, lalo kang nahihirapan. Pero kapag ang lagari mo ay hinasa mo, madali siyang gamitin at mas madaling maputol ang pinuputol mo. Tama ba? Ganon din po sa atin mga kapatid, no? Kailangan ang mga kagaya natin, hasain natin ito. Katulad po nila, sabi ng kasulatan, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Kailangan hasain natin ang ating mga kainan. No? Pangatlo po mga kapatid, paano maging matatag na manatili sa daan ng pananampalataya? Ang pangatlo po, tumungin lagi sa Panginoon. Sabi ng kasulatan, ituon natin ang Panginoon natin kay Jesus na sangsandigan ng ating pananampalataya. Paano natin titignan ang ating Pansokristo? Sabi ng kasulatan sa verse 3, isipin ninyo ang mga tinis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga kasalanang tao para hindi kayo panghihinaan ng loob. So kung tignan po natin pala mga kapatid, ikintal natin, kintal sa ating isipan ang kayang, ang kanyang mga sakripisyo. No? Habang tinitignan natin ang ating Pansokristo, ilagay naman natin sa isipan natin kung paano siya nagsakripisyo para sa atin. No? Kapag nakita natin yung mga kapatid, yun po ang magiging tawag dito, yun po yung entry point po natin, yung pong connecting point po natin. Upang sa ganun mga kapatid, tayo po ay laging tumingin sa ating Panginoon Jesucristo. Ang ating pananampalataya, lagi nating isandal sa Kanya. Sapagkat ang nakikita po natin, yung Kanyang sakripisyo, at yon ang lagi dapat nasa puso't isipan po natin. No? Kasi habang ikaw yung taong tumingin lagi sa sakripisyo at paghihirap ng ating Panginoon Jesucristo, at ikaw yung taong marunong magpasalamat, ay lagi mong pinapahalagahan ang paglilingkod mo sa Diyos na makapailan sa lahat. Amen po ba? Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, inaasahan ng Diyos ng bawat sa po sa atin ay tatayong matatag na lumalakad sa daan ng pananampalataya. Ang Diyos, habang napapagmamasdan po tayo, nananatiling matibay sa pananampalataya, nabibigyan natin ang kagalakan ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad po nila, habang sila po ay nagsasakripisyo, habang sila po ay naging matatag sa pananampalataya, alam niyo po, ang Diyos ay nagagalak at napaparangalan sa kanilang mga buhay. Amen? Nakatulad din po natin mga kapatid ngayon, kung kukuhanan lang natin ng halimbawa ay yung mga tao nasa paligid po natin, yung mga una naglingkod sa Diyos sa paranasal lahat, kung paano sila nanatiling matibay sa paglilingkod, no? Kung kukuhanan lang natin sa halimbawa, alam niyo po, taron po din po sila na katulad po natin, no? Wala pong ibang kakayanan nila na hindi po natin kaya ngayon. Lahat ng kaya nila ay kaya natin. Kung tutularan lang natin, kukuhanan lang natin ng halimbawa ang mga bagay na ginawa nila habang sila ay naglilingkod sa Diyos na mga Panginoon sa lahat. No? Ulitin ko po sa verse 3, sabi niya, isipin ninyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Habang ikinikintal pala natin sa ating isipan yung paghihirap at pagtitiis ng ating Jesucristo, yun po ang nagpapasigla, yun po ang nagpapatibay sa atin upang manatili sa paglilingkod sa Diyos sa paraan sa lahat. Amen? Ulitin ko mga kapatid, ito pang kungulusin po natin, paano maging matatag na manatili sa daan ng pananampalataya? Una po, matuto tayo sa mga unang manggagawa. Kuhanan po natin sila ng halimbawa.
Pangalawa, tumuon tayo sa mga kasanayan na makatutulong sa atin. Kung mayroon tayong gift, mayroon tayong mga kakainan na pwedeng tumulong sa atin para tayo ay manatiling matatag sa pananampalataya, sikapin po natin yon na isagawa at pagsanayan ng lahat ng mga bagay na ito. At hindi lamang yung mga kapatid, pangatlo po, tumingin lagi sa Panginoon, Panginoong Jesucristo. Lagi ang focus po natin, no? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. No? Alam niyo po, ang mga problema po natin, malalaki pang ang mga pinagdadaan po natin sa buhay. Alam ko na iba't ibang laki ng pinagdadaanan natin sa buhay. Pero higit sa lahat, na mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung singlaki man ng araw ang ating mga problema, kung singlaki man ng araw ang lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay natin, na kung tignan po natin ating pinagdadaanan, higit na mas malaki ang Diyos natin, na singlaki po siya ng kalawakan.